I don't think magiging part pa ako ng ganitong klaseng show ulit. These types of shows, ito yung mga once in a lifetime na opportunity. Sobrang privileged kasi pagpasok ko sa probinsyano, grabe pala yung purpose, grabe yung calling ng bawat artista, staff, crew, director. I don't think magiging part pa ako ng ganitong klaseng show ulit. These types of shows, ito yung mga once in a lifetime na opportunity. Kwentong probinsyano, nung kinontak ako dito, dapat 3 days. Yung 3 days ko, naging 6 years. If I were to describe him in one word, brilliant. Ngayon ko lang na-experience ang isang taong ganyan. Artista, director, creative. That's why we're still here, 7 years. Ito ba interview to? Kasi matatapos na. Eh, parang ayoko na magpa-interview. And I've always believed that this or anything that ends is not really a goodbye, but a pause. Walang hanggang pasasalamat po sa mga nagmahal sa FPJs ang probinsyano. 7 taon kayong kumapit, kaya huwag kayong bibitiw. Sobrang privileged kasi pagpasok ko sa probinsyano, grabe pala yung purpose, grabe yung calling ng bawat artista, staff, crew, directors. Pumasok ako sa probinsyano, wala akong anak. Tapos ngayon, 3 na yung anak ko. Dumating din yung calling na mag-direct ako sa probinsyano. Yeah, yung passion niya rito, grabe, hindi matatawaran. Siguro yun din yung na-inject niya sa mga kasamahan din namin na kung paano mahalin tong probinsyano. Nandun ako sa spills ni Coco na sinasabi niya yung huling 3 linggo. Okay pa yun eh. Parang, ay grabe ito na. Pero nung umere na siya, totoo na talaga siya. Kaya every moment, lagi namin sinicherish. Mahirap, masaya, iba-ibang emosyon. Pero iisa yung hangarin na mabigyan yung bawat Pilipino ng magandang ending na deserved din. Walang hanggang pasasalamat po sa mga nagmamahal sa FPJs ang probinsyano. 7 taon kayong kumapit, kaya huwag po tayong bibitaw. FPJs ang probinsyano, ang pambansang pagkatapos.